Hi guys! Good morning! So ngayon, pupunta tayo sa Marikina dahil meron akong assessment sa pinag-trainingan ko ng bread and pastry. So samahan niyo ako, sobrang tagal ko nang hindi nag-vlog. So ayan, late na tayo as usual. Kasi 8 a.m. ang 8 a.m. ang call time natin, sharp daw. Kaya 6:30 na. So tingnan natin kung makakaabot tayo. Kinakabahan kayo? Bibili tayo ng itlog kasi nabasag yung itlog namin. Magkano po itlog? 7 to 8. Ano po? 8? Yan, pabalik ka tayo ulit dun sa ating venue kasi naisama natin yung egg yolk kasi nabasag yung egg. Hindi kasi siya fresh, kailangan hindi kasi mag aangat yung ating nirang kung merong egg yolk. So, nagpalit na lang tayo ulit ng panibagong egg. We're going home now. Yan yung oven namin. Datating. Alam mo talaga para kasagutan natin. Kaya ang laki ng oven.
go. Ayan, so binaba ako nung jeepney driver kasi hindi ko alam kung saan ako bababa kasi hindi ko kabisado yung Marikina eh. Pero importante niyan, magtatanong na lang siguro tayo. Okay, baba na lang muna natin yung cellphone kasi baka mas latch to eh. New story time muna tayo. May kwento ako sa Marikina kasi dati noon, nung araw-araw kasi ako meron akong assessment. Araw-araw meron akong training dito sa Marikina. So, bumababa ako sa bayan ng Marikina and then, tuwing hapon, minsan kapag nagugutom ako, bumibili ako nung tawag dun. Bumibili ako nung mga tusok-tusok, yung mga tugtog, katulad ng mga fishball, calamares, kasi mahilig tayo dun. Tapos, meron akong pera sa bulsa ng pantalon ko. So, hindi kasi ako nagdadala ng ganun kalaki ng pera, kahit wala rin naman tayong pera. So, ayun ang nangyari, nahulugan ako sa bulsa ko. So, nakapilot kasi yung 200 na yun. So, gabi na yun at hindi ko alam kung paano ako makaka-uwi. Na yun, nag-antay tayo at thank you naman kasi merong mga jeepney driver talaga na mababae. Tapos ang nag-save din sa akin nun ay yung mga dumadaan na Egypt, yung libreng sakay. Yun, so babait naman ang mga jeepney driver dito sa Marikina. Kaya ayun, naka-uwi tayo ng maayos. Naka-uwi ako siguro noon ng 5 piso lang yung pera ko. Tapos, doon sa isang jeep na sakyan ko, kasi may bayad talaga yun, sabi ko, kuya, pwede po ba 5 piso lang yung bayad ko? Kasi, nahulugan po ako ng pera. Sabi niya, wag na, sige, sakay ka na. So, ayun, napakabuti talaga noon. Mayroon pa rin palang mga tao na ganun. Tayo. Iba-iba kasi yung mga sinasabi ng mga driver. Iba-iba yung mga sinasabi ng mga napagtanungan ko rin. Kanina pa ako lakad na lakad, pabalik-balik. Kasi mali yung binabaan sa akin ng driver, nalampas pala ako. Ngayon, hintay. Pupunta daw ako doon sa may kubaw kung saan yung pasakayan papuntang stop and shop. Wala daw kasi dumadaan jeep dito. Hi, sa wakas, nakita ko na rin sakayan. Ah, oh, grabe nilakad ko. Minutes ata ako naglalakad para lang mahanap ang gulo na ng buhok ko. Uuhaw na din. Hindi na ako nag-taxi kasi sobrang mahal pag-taxi, traffic din. Jeep lang kaya natin. Pero ito na, nakita ko na yung sakayan. Thank you. Thank you.